Alam mo, Marisa, maaga pa lang, eh, pinagdiriwang na natin yung Pasko dito sa atin, di ba? Pagpasok ng Ber. Eh, yung unang araw ng Disyembre, tiyak na marami na yung naghahanda para sa mismong araw ng Pasko. Tama. Eh, bukod sa mga Christmas gifts, Christmas greeting through cards ang pinadadala ng mga tao dati, sa kanilang mahal sa buhay. Pero paano nga ba yung style ng paghatid ng pagbati? Yan ay sa pamamagitan lang na pagpapadala ng mga text messages. Oo, yung mga electronic greeting cards. Oo, di ba? May mga designs pa, di ba? Sa mga email. Mm-hmm. Ang tanong, uso pa ba yung pagpapadala ng mga greeting cards the old-fashioned way? Para sa ibang bansa, uso pa yan talaga. No? Very personal mga pa rin. Postcard. Teka, alamin natin kung paano nga ba. Paano, bakit tara, nag-i-evolve na ba? Oo, yung pamamaraan natin ng pagbate. Ngayon ba, talagang wala na tayo mabibili. Hindi, may nabibili pa mga marami cards pa eh. Ng mga pero parang konti na lang bumibili. Oo, kasi yun kasi nga mas... na, pag mga online, wala kang gastos. Correct. Diba? Yung mga cards medyo kailangan maandin. Mo lang ng wifi. Pipili ka rin kasi ng cards eh. Pagka, di ba, medyo maganda yung design, maganda yung masap. Kailangan medyo... pero kasi ngayon, yung sinasabi nga natin kanina, pati na lang dun sa mga ini-email mo mga greeting cards. Meron na rin. May mga magagandang design. Oo, may mga kumakanta-kanta pa di ba? Makakasama natin ngayong umaga ang Postmaster General ng Philippine Post Office na si Miss Josie de la Cruz. Good morning, ma'am. Good morning. Josie, tingnan natin kung maraming dala itong greeting cards, yes. Ganyan. Pasok po kayo. Merong malalaman natin sa kanya kung dumadami ba o umuunti. Good morning. Good morning. Hi, Susan. Good morning po, ma'am. Ayan. Alamin natin kay Josie. Sa paglipas mo na parang yun, medyo nasa electronic ano na tayo di ba? Age. Electronic age. Ayan, mga cellphone, mga... Okay. Eh, yun mga nagpapadala ng sulat, mga cards, especially during holiday season, bumaba na ba talaga? Bumaba ba siya? Ang totohanan at about 3% every year. Ang baba? 3%? Every year? Yes. Eh, ibig sabihin nun, nababawasan yung trabaho ng mga kartero. Pinapalit na naman namin ng ibang trabaho. Ganun. So, hindi nyo naman sila kailangang i-lay off, hindi kailangang tanggalin. Well, hindi na katulad ng dati, no? Mm-hmm. Nagbabago yung nature. Kasi kung post ang pag-uusapan, hindi na lang kasi kami stamp company ngayon, logistics company na kami. So, habang lumilipas ang panahon, kita natin parang yung mga technology natin, parang... modernong-moderno na, di ba? Sa tingin niyo, mas lalo pang bababa yan? Sino na lang magpapadala ng mga nagagamitin yung koreo, ganyan? Hindi pwedeng mawala yung koreo. Kasi, una, patuloy na magpapadala ka pa rin ng mga notices sa hearing. Sa mga korte. Billing yung mga Christmas cards, yung mga greeting cards. Bumababa siya, pero hindi siya talagang mawawala kasi... Yung, hindi pwedeng mawala, ano? Yung romance at saka yung... Meron pa ba? Lalo na kasi ngayon, very creative rin yung gumagawa ng mga cards eh, di ba? Nakikipasyari, kailangan makipag-competition ka. Kaya lang, mapapansin mo, habang pabata ng pabata ang market, parang hindi na sanay ang mga bata ngayon pumunta sa bookstore para bumili ng card. Sa mga bookstore. It's really the younger generation. Pero yung mas may... Mga una. Doon pa rin sa dati. Pero yung mga sa ibang bansa, Ma'am Josie, di ba, nakita ko natin, mas ano pa rin na kanila yung mga cards. At saka kasi, ang Pilipino, mahiling magpadala ng pera, iniipit sa card. Kaya hindi rin pa pwede ipadala yung pera sa internet. Pero halimbawa, habang nagbabago ba yung means of communicating o yung pagpapadala ng mga mensahe, nagbabago rin ba yung pinaka-essence ng mensahe na pinadadala niyo? Actually, yung mga cards continue to be the same, diba? So, even if it's through email? Yung sa email, iba na. No? Pati nga spelling, nagbabago na. Nalilito na kuminsan kung text message o email siya. So, nagbabago talaga ang isip ng ating mga tao. Pero mananatili, as I said, meron pa rin who will prefer that. Kasi... iba yung dating sa'yo eh. Pag nakakatanggap ka ng card. Oo, ako for the long, parang tagal ko na hindi nakakatanggap ng mga notices. Eto ma'am, so sabi niyo every, parang 3% every year yung dinababa. So ibig ba sabihin na, ang kapalit ba nito eh, mas mabilis na ma-deliver ngayon yung mga mail, yung mga cards, dahil medyo bumababa naman, umuunti na kasi sila? Marami rin kasi ibang ginagawa ang kartero, no? Dahil nga yung... mga requirements ng mailing naman ng mga kumpanya,
yung mailing ng mga ehiyansya ng gobyerno, sila rin ang gumagawa. Kasi yung iba ang nirereklamo diyan, kaya parang ayaw din nila, nadidiscourage. Ang tagal naman, ni Misa, nagpadala ng sulat, yung nagpadala, nakadating na, hindi pa napatang. Ayun, halimbawa, katulad ng sinasabi nga ni Susan, gano'n ba katagal yung sulat kung ipadadala mo, halimbawa, manggagaling sa probinsya? Halimbawa, galing ka ng Bicol, o dadali sa Metro Manila. Ang delivery standard namin ngayon, 5 days anywhere in the country. Ay, 5 days, matagal din. Pero meron kami express mail. Pero ano ba yun? Bumilis na po ba yan? May express mail kami, next day delivery. Medyo mas mahal ba yun? Mas mataas. Ah, gano'n. So kung gusto mo naman pala gano'n, Maris, kahit anywhere in the Philippines din. Gano'n naman yung laki ng... Pero Metro Manila, halimbawa kung Metro Manila, makakaya namin ang next day delivery talaga doon. Pero kung regular mail siya, at the maximum yun, 3 days. From out of the country, sorry, last. From out of the country. Maximum of 7 days. Aba, at least, mas mabilis. Airmail kasi yun eh, kung airmail ha. Pero pag nag-surface mail ka, mas patagal talaga. Ito pa isang medyo, kung ba't yung iba na di-discourage na rin, nawawala daw. Yung mga mail. Ang nawawala, yung mga may iniipit doon sa loob ng card. So, huwag magpadala ng pera. Huwag doon iipit. Huwag ka mag-ipit ng pera. Kaya nga, gaya na sinabi niyo kung puso sa mga Pilipino yung iipit ng pera. Saka hindi naman talaga yun ang ano eh. Bawal talaga. Hindi naman talaga dapat pinapadala. Eh, dahil siyempre, alam nyo naman ngayon, yung binabantayan nga, nawawala. Yung pa kayo walang bantay, di ba? O eto, Susan, nasa linya ng telepono ang makakausap natin si Professor Xiao Chua, isang social media expert. Good morning po, Professor. Magandang maga po sa inyo lahat, mga kapuso, at sa ating mga nanonood. Sa ating mga kape at kabalitaan. Good morning po, Prof. Ito, bakit mo ba talagang mas patok yata ngayon sa mga Pinoy yung pagbati through text message, private na yung may mga... Tweets, mga direct messages. Bakit po ito yung nauuso na? Well, una sa lahat, ano, for practical reasons, makikita natin na noong unang panahon, tandaan natin na panahon pa ng mga Espanyol halimbawa, no? Siyempre, kapag ka meron kang mga sulat, bumabati ka ng Merry Christmas, ang tagal nung pagpapadala, no? At siyempre, gagastusan yan. Dati, barko pa ang ginagamit. So, it would take so many, mga ilang months din, no? Or days. And then, nagkaroon ng airmail na mas mabilis, pero kung international yan, mapagal pa din, ano? So, ang ngayon, ang nangyari, dahil nasa cyberspace, cyber age na tayo ngayon, for practical reasons, ay ginagamit ang email tsaka itong text. Una, kapag ka nag-email ka, o text, ano yan, email blast yan, o text blast, kahit isa lang yung mensahe mo, aabot sa napakaraming tao, kung 300 people yung babatiin mo, in real time, no? Tapos pwede mo pang batiin ng mismong Christmas Day, or yung mismong pagpatak ng alas 12, of course, it causes a lot of problems with signals, pero yan yung nakikita natin ngayon, yung bilis, yung tipid, ito yung siyempre umaangkop sa mga Pilipino. Mas epektibo na po ba ito, Prof? Itong ganitong paraan kumpara dun sa mga dati, yung makalumang paraan ng pagpapadala ng mga mensahe? Well, kung sa bilis, epektibo. No? Pero kung sa, yung pareho ang sinasabi, medyo pareho din naman yung sinasabi. Very generic lang naman yung mga pinapadalang Christmas greeting. Pero tandaan natin ngayon dahil ito yung usual na ginagamit ng mga tao ngayon, pag pinadalan ka ng text blast, parang sa totoo lang, ano, parang hindi na masyadong sweet, di ba? Parang naging general na yung ano. Ngayon, padalhan ka ng sulat o padalhan ka ng Christmas card. Parang mas special ngayon kapag ginawa mo yan. Oo, totoo nga. Ano, so parang nababawasan yung ano mo, tawag doon yung pagiging... feeling of importance. Kanina po, ma'am, sinasabi niyo yung tungkol doon sa romance, di ba? Nawawala ba yun? O kasi halimbawa, tinext blast mo, parang dami namin pinadala. Very impersonal kasi yun eh. Tapos di ba, maikli. Correct. Eh teka, ito ba? Si Professor, tanungin nyo natin. Prof, itinuturing ba nating ethical yung mga pagpapadala ng greetings o invitation through itong mga electronic media? Mga ganyan? Well, kung usapin kasi ng ethics, ano, negotiated naman yan dun sa nagpapadala. No? Kung alam mo na ayaw na nagpapadala ng spam ng sinesendan mo, wag mo nang padalahan. No? Pero usually kasi okay lang naman yan. Kaso yun na nga, parang kung titignan mo, parang kung nagpadala pa ng text message, yun lang pala ang sasabihin. May mga ganong mga kaisipan. No? Pero syempre, kung yun din, kailangan din, tignan yun, depende yan sa mensahe. Ano? Isipin natin, how can we become unique? No? Na hindi lang Merry Christmas, Happy New Year yung padadala natin. Bigyan siguro natin ng quote mula sa isang santo, mula sa isang bayani na hinahangaan natin. Ano? Para mas, kunwari, basahin. No? Kailangan may creative ways. Tulad ng sinasabi ni ma'am kanina, no? May mga creative ways tayo
na ginagamit kahit sa text at email yung ating messages. Lagyan mo ng ibang ano, kumbaga ilamang gimmick, ibang gimmick ano para medyo mas ma-touch naman yung pagpapadalhan mo. Pero, hindi Merry Christmas lang talaga, 'di ba? Prof, sinasabi niyo nga na mas practical yung mga emails ngayon, yung mga electronic na paraan ng pagpapadala. Pero saan po ba kayo mas pabor? Sa pagpapadala ng mga imbitasyon, mga pagbati online, text message o yung old-fashioned way? O tawagan ka sa telepono, gano'n. Anong gusto niyo, Prof? Kung kayo lang po, personal din niyo. Oo. Well, kung ako lang, siyempre, yung ginagamit ko, actually ngayon, sa totoo lang, ano, hindi na ako nakikisabay sa bati eh. Mm-hmm. Parang binabati ko na lang, New Year na yata eh. Kasi yun na nga, ang daming, pag na-flood naman yan ako, kasi pag pina-flood ako ng mga text messages, parang ang dami-dami, hindi ko na, parang hindi ko na rin mabasa yung iba. Yun yung problema doon. Kaya ako, alam ko rin na kapag ito nabasa ng isang tao sa mismong araw ng Pasko, ako ang ginagawa ko, text messages pa din, nilalagyan ko ng, siguro, ng makamakabuluhang pagbati, no? Siguro, isang trivia mula sa kasaysayan, no? Isang quote nga mula sa isang bayani, ano? Tapos, ang gagawin ko, papadala ko siya mga 22. Para advance. May time pa mabasahin kasi kasi yung sabay-sabay na darating. Pag 24 o 25, halos hindi mo na mabasa lang. Traffic na nga. Ayun pa, at saka may problema din kami mga historians dyan. Kasi tandaan natin na yung history ay nabubuhay dahil sa dokumento, no? At kapag kakunwari, ngayon, dati kasi malalaman mo kung paano ba magbatihan si Jose Rizal, yung mga tao noong 1950s, halimbawa, very sweet, no? Tapos nakasulat, iba-iba, handwriting, ma-analyze mo, tapos may mga iba-ibang disenyo ng greeting cards. Kumbaga, hard evidence itong makikita mo dito. Pero kami mga historians, paano yan? Kapag wala naman kaming access sa mga databases ng mga emails sa buong mundo, ano? Paano namin ma-analyze itong mga ito? Yun din yung isang danger. Kasi tayo mismo, alimbawa, bakit ba si Rizal mukhang napakatalino at mukhang napakagaling? Kasi inipon niya lahat yung mga sulat niya. Eh, tayo din naman, ang dami-dami natin pinuproduce ng mga words every day through the text messages and email. Pero hindi natin yan naiipon at hindi nagkakaroon ng hard evidence because, yun na nga, akala natin na email, napepreserve yan. Yun ng multiply na nagsaka na, ano? Yung dating mga blogs at yung Friendster, yung mga sinulat natin sa Friendster, nawala na lahat yun. So, paano natin, yung Facebook, matakot tayo kasi pagdating ng panahon, pag nalugi ang Facebook, magsasama din yan. Ano mangyayari dun sa mga isinulat natin na Facebook greeting? Pero at the same time, Prof, medyo nakakatulong din daw tayo sa kalikasan dahil nababawasan na yung paggamit ng mga papel. Ayun, yung isang advantage yan. Maraming advantages and disadvantages, of course. No? Pero, so, magandang ang gawin natin, maging conscious din tayo na ipunin yung mga ini-email natin, nilagay natin sa Microsoft Word, halimbawa. No? Pero of course, daunting yun. Pero for those who have time, no? Siyempre, maganda rin mabasa yan ng mga future generations. Para mabalik-balikan. No? Kasi doon sa mga sulat na ganyan, talaga nabubuhos yung damdamin, saludin. Oo, diba, ma'am? Kasi ganda pa ng mga handwriting. May bagong form na na-evolve ngayon, hybrid mail na tinatawag. Ano po yun? Ito na yung address doon sa speed. Ah. Pag sinabi niyong hybrid mail, pwede siyang electronically sent, tapos doon na siya ipiprint sa post office, then mabilis na siyang madideliver. Pinag-aaralan namin ito ngayon para pang counteract nga namin dito sa issue na gusto natin instant. Anyway, Prof, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Maraming po salamat po sa inyo lahat. Good morning po.